Hi everyone! Gagawa tayo ngayon ng tall cake o yung tinatawag na double barrel cake. So sa video na ito, una kong pinapakita kung paano ko gumawa ng DIY cake board. Kailangan ko kasi ng ordinary board para sa in-between ng aking cake. Ayaw ko kasi na yung paghiwa ni customer, diretso siya pababa, ganun. Kaya lalagyan ko siya sa pagitan ng cake. Bali, tatlo yung ginawa ko dyan pero dalawa lang yung magagamit. Mas gusto kong gamitin ang ordinary board kasi mas madali siyang tusukin pag lalagyan siya ng support dowel. Marami akong premium na cake board pero ayoko yung gamitin kasi ang hirap niyang tusukin kasi nga premium. So dyan binabalutan ko na ng cling wrap para hindi mabasa yung ating cake board. Mapunta na pa tayo sa pag-i-stack ng ating cake. Bali, ganun pa rin yan. Bali, yung size pala ng aking cake is 7x9. May kabigatan po yung cake kaya naman po kailangan makapal o matibay yung cake drum o tutungtungan ng ating cake para kung sakaling mauga dun sa sasakyan sa transpo, hindi siya yung matutumba o yung masisira. Kasi pag manipis po yung ating cake board o cake drum, kailangan cake drum talaga yung gagamitin natin. Kasi pag manipis yun at hindi niya kayang buhatin yung ating cake, maaaring mabiyak po yung ating. Yun ang isang dahilan kung bakit yung ibang baker yung kanilang cake ay nabibiyak. So nakita nyo po, nailagay na po natin yung unang DIY cake board dyan sa ating cake. Kumbaga pag kumagawa tayo ng tiered cake, 2-tier o 3-tier, diba naglalagay tayo ng mga cake board in between dun sa susunod na tier bilang suporta at hindi lumundo yung nasa ilalim. Pero sa part na to, hindi na ako naglalagay ng zagwe stick. So yan na po, naglalagay na po ako ng support dowel. Bali, yung mahabang barbecue stick po yan na nabili ko lang online. Bali, 5 stick yung nilagay ko dyan para siguradong matibay yung ating cake. Pati yung aking cake drum na may styro, nilagyan ko na rin siya ng stick. Tingnan nyo, uugain ko pa yung cake ko dyan. Diba? Matibay yan. Sigurado ako dyan. Tapos dito sa part na to, papahiran ko muna siya ng chocolate fudge bago ko siya ilagay sa chiller tapos para mag-set tapos saka ko siya lalagyan ng frosting. Para syempre, mas matibay yung ating cake. Malagkit kasi yung ating chocolate fudge. Tapos pag naging firm na yung ating cake, pati yung ating chocolate fudge, ready na natin siyang lagyan ng ating frosting. Bali, yung frosting na ginamit ko dyan, as usual, syempre, ay Swiss meringue buttercream. Sinabi ko nga pala kay customer na kung gusto niya, kung pwede lang sana para mas maging matibay yung kanyang cake kasi nga ibibiyahe siya ng malayo. Bali, kasi si ma'am magagaling sila ng Laguna. Ngayon, yung cake dadalhin sa Daang Hari, sa Jollibee. Ngayon, pagkatapos sa Jollibee, ibibiyahe ulit nila pa uwi papuntang Laguna. Kaya sinabi ko sa kanya, kung gusto niya, gawin na lang namin fondant yung cake. Ang kaso, ang hinahabol daw kasi niya yung design na yung pinapipe-pipe ko dyan. Ganyan, lalo na yung talulot ng rose, ganun, yung flower. Tapos, after 2 days pa daw kasi, gagamitin pa daw nila itong cake pang picture-picture taking ng kanyang baby. So, ibinilin ko rin sa kanya na yung pangalan ni baby sa harap na pina-customize ko merong floral wire. Baka mamaya i-smash ni baby, maiwan yung floral wire sa loob tapos makain niya. Tapos syempre meron niyang mga support towel na barbecue steak. Syempre kailangan din nating sabihin yun kay customer para meron silang idea na paano natin ginawa yung cake ng kanyang baby. Kasi nga syempre iwas masaktan si baby. Tapos dito sa part na to, ganito ko ginawa yung kanyang butterfly. Bali, umorder lang ako online ng mga edible butterfly na nakat na. Kasi pag i-order ko yan dito sa may amin, sa isang page niyan, nasa 170 to 250 isang page yon, tapos ilang butterfly lang. Kaya ganyan na lang yung ginawa ko. Umorder na lang ako online ng nakat na butterfly tapos kinulay-kulayan ko na lang ng ganyan. Bali, gel color yung ipinangkulay. Tapos kinamitan ko rin niya ng edible pen para dun sa guhit-guhit ng butterfly. Tapos idinikit ko siya sa fondant na manipis lang para pang suporta. Kasi pag solong yung butterfly lang yung ididikit natin sa cake, ihiwalay o mag bubuwaghag. So, yan na. Meron na tayong edible butterflies. Tapos dito, ready na natin siyang ilagay doon sa ating cake. Bali, nagpipe lang ako dyan ng buttercream na konti tapos idinikit ko yung butterfly. Bali, hindi ko na yan siya nilagyan ng floral wire
kasi magaan lang naman yung butterfly na may ano manipis na fondant. Tsaka matikit na yung ating buttercream. Tapos yung ating number one topper, bali fondant yun na dalawa ang kulay. Tapos dinikitan ko siya ng yung edible glitter. Tapos pinatigas ko lang siya ng ilang araw. Tapos nilagyan ko yan syempre ng support na floral wire para maitusok doon sa ating cake. Tapos ito na po yung ating finished product. O diba, bongga yung cake ni baby. Mas nagagandahan talaga ako sa cake pag mataas. Lalo na itinuntong ko pa siya sa styro. Bali yung size po ng styro ko is size 10. At syempre, hindi mawawala yung pasasalamat natin kay ma'am na siyang umorder sa cake ni baby Kylie Risa. O sige na, price reveal tayo for this cake. Alam ko naman yun ang inaantay ng iba. Bali, yung presyo ko sa ganitong cake is 5,000 pesos. All edible buttercream cake, wafer paper butterflies, fondant number 1 topper, and customized name brand. Size po ng cake is 7x9. Tapos, nagdagdag din pala si ma'am ng 24 pieces cupcakes na fondant and details. Bali, ang bigay ko naman po dito sa kanya is 900 per dozen. Bali, binigyan ko siya dito ng discount kahit hindi siya nanghihingi. At hanggang dito na lamang po ang ating kwentong cake. Thank you so much for watching. Till next video. Bye-bye!